Hi guys! I'm Rich Wilkinson. Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, gagawa ako ng simple vlog or a very short vlog about what I really learned in college. So, syempre, para to sa mga estudyante dyan na kakapasok pa lang as a college student or nagsisimula pa lang na ma-experience yung college life nila. So, syempre, sa simula, walang pa yan, walang pag-aanong hirap yan. So, mararanasan nyo yung hirap, yung tunay na hirap pag narating na yung bandang mga third year to fourth year. So, nandiyan na yung lahat. So, dyan yung talaga makikilala yung totoong ikaw. Dyan talaga kayo maraming matutunan. Hindi lang puro sa lessons. Hindi lang puro sa lessons kayo may ma-acquire. Kundi, sa experience nyo rin. So, this video, pag-uusapan natin kung ano yung 10 bagay na natutunan ko as a college student. So, without further ado, let's go to the video. So, guys, number one, college is all about survival. May papayo ko sa lahat ng mga estudyante na kakapasok pa lang as a college student, gusto kong ipangako nyo sa sarili nyo na you will survive and you have to survive. Kasi sa college, hindi mo talaga na-expect yung mga pwedeng mangyari. Kasi sa sobrang daming risk schedules, sa sobrang daming deadlines, sa sobrang daming requirements na sabay-sabay na ipinapapasok ng mga professors nyo, minsan hindi mo talaga maiiwasan na magbe-breakdown ka. At minsan darating sa point na parang gusto mo nang sumuko. So, please guys, college is all about survival. So, kailangan mag-survive kayo as a college student kasi nandiyan na kayo eh. Bakit pa kayo susuko? Di ba? Number two, focus. It is very, very, very important na mag-focus kayo sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa mga deadlines at sa mga lessons nyo, syempre. Kasi, pag college student ka, lamang na yung nagpo-focus ka, lamang yung advantage mo kapag active yung mind mo, na gumagana siya every time. Kasi, kapag nag-aaral ka, sa college, tapos hindi ka nagpo-focus, malilito ka, mangangarag ka, hindi mo alam gagawin mo, and then, ayun, babagsak ka, syempre, at ayaw mo naman mangyari yun, di ba? So, you have to focus every time na may deadlines, na may requirements, kailangan gawin nyo na yun agad. Kung individual man yun or by group, kailangan bigyan nyo yun ng attention, bigyan nyo yun ng focus. Dapat yung attention na binibigay nyo sa bawat subject, di ba, marami kayong subject. Sa first year, meron dyan 10 subject. So, kailangan equally binibigyan nyo sila ng attention, lalong-lalo na yung mga major subjects nyo. Number 3, ano, ito. Hirap muna bago saya. Kasi, pag nagsaya ka muna, tapos sunod na hirap, wala. Mawawalan ka ng gana. Tsaka, mali yung ganung mindset na minsan lang naman eh, minsan lang naman. Huwag ganun. Huwag ganun yung mindset nyo. Dapat, mag-focus muna kayo sa lahat ng mga responsibilities nyo. Mag-focus muna kayo sa lahat ng mga bagay na dapat nyo gawin bago kayo mag-celebrate ng magtutropa nyo. Kasi kaming magtutropa, nung una, ganyan talaga kami. Nung una, balak namin, nagpa-plano kami na ganito, mag-bonding kami, mag-ganito, mag-bonding. Tapos, after ng bonding, may exam. Siyempre, hindi ka makapagbigay ng enough na review or ng focus or ng attention doon sa exam nyo kasi naubos na yung oras nyo doon sa pagbabonding nyo. So, dapat, hirap muna bago saya. After all the struggles, after all the pain, after lahat ng paghihirap, doon kayo saka kayo mag-bonding or mag-set ng schedule for your friendship. Kasi, wala. Imagine niyo ngayon masaya kayo tapos bukas malungkot kayo. Mas okay na yung ngayon malungkot kayo tapos bukas masaya kayo, di ba? Parang ganoon. Number 4, hanggat may time gawin mo na. Kasi isa rin yan sa mga maling paniniwala ng mga college student na kapag binigay ni professor yung dapat niyong gawin for next week, halimbawa, nagbigay siya ng assignment or ng case study or ng project na to be passed next week. Tapos kayo, lagi niyong sinasabi na, ay, bukas ko na nga lang yung gagawin. Tapos pag bukas ko na lang yung gagawin, meron pa namang maraming araw. So, kayo guys, iwasan niyo yung ganong mannerism. Iwasan niyo yung ganong pag-uugali. Kasi kapag college kayo, iba na talaga. May mga hindi kayo ina-expect na mangyayari na talagang makakagulo sa schedule nyo. Kailangan, pag binigay sa inyo yun ng professors yung mga dapat nyong gawin, is kung may time ka na kinabukasan, gawin mo na agad.
huwag mo nang antayin na magpatong-patong pa lahat ng mga kailangan mong gawin bago mo gawin. At saka, huwag niyong ugaliin na kung kailan yung deadline na day before niyo pa lang siya gagawin. Kasi, hindi magiging maganda yung resulta. Kasi, pag ginawa niyo siya ng medyo malayo pa, or right after na in-announce sa inyo, mapaghahandaan mo yun, mapapaganda mo yun, mapag-iisipan mo ng mabuti, mapapaganda mo lahat ng naiisip mo, pwede mo pa siyang mailagay dun sa kung ano mang project or requirements yung pinapapasa sa inyo. Pero, kung gagawin niyo siya, as in, ura-urada na, good luck, kasi medyo mababa yung makuha niyong grades, kasi minadali niyo siya, at hala tayo ng professor kapag minamadali. So, iwasan niyo yung ganun. Hanggat may time kayo, gawin niyo na yung project niyo. So, number five na tayo, aim for the best. Ako kasi, ako ha, bilang isang college student, very competitive talaga ako. Aminado ako dyan. So, hindi ko naman sinasabi na maging competitive din kayo. Ako kasi, ganun talaga yung ugali ko. Pero, I always aim for the best. Gusto ko kasi lahat, sa lahat ng bagay na ginagawa ko, yun na yung pinaka-the-best ko na pwedeng ibigay. Pero, kung syempre, kung meron pang mas my best, and then, tatanggapin ko na lang yun. Pero, at least, binigay ko yung best ko. Halimbawa, pag nag-review kayo, mag-review talaga kayo, huwag yun ang haluan ng kung ano-ano, huwag yun ang samahan ng kung ano-ano mga gimmick yan. Always give your best shot. Yun na lang ang papayo sa inyo. Number 6, eto. Love everyone, but trust few. Sa college kasi, wala kang magiging permanenteng kaibigan. Totoo yun. Pero kung meron kayo nakuhang permanent na kaibigan, then good for you guys. Pero kasi, karamihan. Kasi pag first year ka, depende kasi yan sa major. Pag marketing student kasi, may mga major yan. Pag first year student ka, okay, may section kayo. Hindi pa yung block section. Hindi yan permanent. Pagdating niya ng second year, iba na naman yung mga kaklase nyo. Pagdating niya ng third year, iba na naman. Kasi gagawin dyan is major na yung magiging magkakaklase. So, sa college, wala ka talagang magiging permanent na kaibigan. Pero, isa to ha, fun fact. Kung sino po yung pinaka akala mo hindi mo makakasundo nung una, kadalasan sila pa yung mas nagiging best friend mo. So, totoo yon, I experienced that. So, meron kang 10 kaibigan nung first year. Dalawa o isa lang dyan ang mag-i-stay hanggang fourth year mo. So, minsan nga wala pa. Love everyone but trust few. Kasi mahirap masaktan. Ang hirap kayo mawala ng best friend, mas masakit pa sa breakup. Number 7, your grades will not define you as a person. So, lahat tayo may kanya-kanya tayong strength. Lahat tayo may kanya-kanya tayong weaknesses. Really, nigga? So, kapag yun yung strength niya, pwedeng yun yung weaknesses mo. Yung strength ko, yun yung pwedeng weaknesses niya. Tapos, halimbawa ako, I'm good in writing and I'm also good in speaking. Pero, boblocks ako pagdating sa mga solution sa mga math. Yan, ayaw ko niyan. Oh my God. Kaya hindi ako nag-finance, nag-marketing ako kasi maboka talaga ako. So, mas gustong-gustong talaga yung nagsusulat ako kaysa yung nagsusolve ako ng mga math problems. Halimbawa, ako, nakakuha ako ng 2.75 sa math or sa algebra. Tres, ganyan. Pero, pagdating naman sa mga writing, English, sa mga sales presentation, usually, nakakakuha ko ng uno. So, yung mga ganun, hindi pero isang ka-press ka, nakasimpo ka, bumagsak ka sa subject mo, nag-fail ka, is failure ka na as a person. Hindi yun ganun. Yun lang yung basihan ng sa pag-aaral, pero hindi yung basihan ng pagkatao. Number 8, don't memorize, comprehend. Yun. Kasi karaniwan sa mga college students, pag sobrang dami ng mga notes, pag sobrang dami ng mga lessons, ang ginagawa, gumagawa ng reviewer, tapos yung ito yung word, tapos ito yung meaning. Yung keywords na lang yung kinukuha or yung nire-review or yung tinatandaan. Pero kasi kadalasan sa college, kakaiba yung mga exams. Halimbawa, yung sa lessons nyo, ito yung word, ito yung meaning.
Pero pagdating sa exam, nire-resh ang yan, nirarumble yung mga words. Ang ibig ko sabihin is, iniiba yung mga terminologies. Kaya kung hindi yun yung nasa reviewer mo, pwede magkamali ka. Ang maganda na gawin nyo kapag kayo nagre-review is comprehend. Intindihin nyo, wag nyo kabisaduhin. Kasi kapag inintindi nyo yan, kahit pabalik-balik na rin nyo pa yung exam nyo, masasagot nyo yan. Number 9, read directions first. Kasi, karaniwan sa mga pagkakamali ng mga college student is sagot. Sagot. Kasi, madali lang naman yan. Nag-review naman ako. Pero, hindi mo binasa yung directions. Lalo sa mga true or false na mga segments, sa mga multiple choice. Diyos ko, napakahirap yan. Basta always read directions first. Yung general directions, tas yung directions kada chapter ng exam. Mahalaga na lagi kayo nagbabasa ng directions. Number 10, avoiding pressure is avoiding progress. So, isa yun sa pinaka natutunan ko nung itong college life ko. Kasi, madalas akong magreklamo. Ano ba naman yan? Sulod-sulod naman. Wala na akong pera. Ano ba naman yan? Akit pa na akong tayo dito sa hagdan. Ano ba naman yan? Masyado nila tayong pinipressure, masyado nila tayong pinapahirapan, ginagawa nila tayong robot. Ang dami kong murmurings, ang dami kong reklamo sa mga prof, ang dami kong hinanakit sa kanila. Pero, by that pala, sa ginagawa nilang pagpipressure sa inyo, is ano kayo, nag-i-improve kayo bilang isang estudyante. Kasi, kapag napipressure kayo, mas ginagalingan nyo eh, di ba? Mas pinipili nyong tapusin kasi pressure na kayo, gusto nyo talaga, perfect na, ganyan. Tapos, kapag napipressure kayo, mas nag-i-improve, mas nagiging better yung performance mo. Kasi, yun pala, yung mga ganun palang pag-pressure sa inyo ng mga professor nyo, training yun na pala yun kapag nakagraduate na kayo at nandun na kayo sa real world of company or business. Kung nandun na kayo kasi, mas matindi yung pwede nyo ma-experience. Kaya sa college, tinitraining na nila kayo ng maaga. Yung karaniwan talaga, tumitigil na talaga sila sa pag-aaral kasi unang-una money, time, effort. Kasi sa money, magwala ka ng pera, pero kailangan mo magpa-break ng ganyan, ganito, kailangan bumili ng materials, ng ganyan. Sa marketing, kailangan namin gumawa ng maraming products, magluluto, ganang-ganan. Bisa wala ka talagang ibubuga, pero kailangan mo pa rin gumawa. Tapos, time, syempre, magbibigay ka ng time talaga. Yung imbis itutulog mo na lang, igawa mo ng mga projects or assignments nyo. Tapos, effort, syempre, nag-i-effort lahat ng estudyante. So, kayo, sana is ay lahat makasurvive at maging successful lahat ninyo. So, that's all for today's video, guys. At sana may natutunan kayo. Kasi, tayo naman, as a college student, marami naman talaga tayong panig matutunan sa lessons, pero karamihan talaga sa experience talaga tayo natututo. Yan yung nagiging way para mas maging better pa tayo pagdating sa tunay na trabaho natin. So, yon. Bago ko pa tapusin ang video na to, I want to congratulate every one of you guys na nag-graduate ng batch na to sa year 2018-2019. Na congratulations sa lahat ng mga estudyante dyan, lalo-lalo na sa mga college student na kakasi ko. Yun, congratulations po kasi well done. So, that's all for today's video, guys. At sana kung nagustuhan nyo yung content natin for today, please don't forget to give this video a thumbs up. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. And i-click mo na rin yung notification bell sa baba ng kapatid ng subscribe button para lagi kang updated sa lahat ng mga videos na ina-upload ko. So, that's all for today's video, guys. And see you on my next one. You're beautiful, shine like a star.